Gawin mo ito upang pahalagahan ka muli ng iyong partner. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. At ngayon, kung ikaw ay isa sa mga nabanggit ko na kung saan hindi ka na pinahalagahan ng iyong partner at gusto mong pahalagahan kanyang muli, so gagawin mo ito or ito ang pamamaraan upang pahalagahan ka muli ng iyong partner. Ibalik niya ang dati mong halaga para sa kanya. So, simpleng-simple lang ito at napakadali kunin ang ating materialis. Ito ang ating kagandahan at nakikita lamang sa kusina ang materialis na ating gagamitin. So, ayon, kailangan na kapag gagawa tayo nito ay lubos ang iyong paniniwala at naniniwala kang matutulungan ka nito sa iyong gagawin sa ngayon. So, ayon, ang pwede rin itong gawin sa babae to babae, in lalaki to lalaki. Pwede sa magkalapit at magka-LDR. So, ngayon, ang materialis na ating kakailanganin dito upang magawa natin itong ritual is kailangan natin dito ng tubig. So, tubig sa baso na kailangan ay clear glass and babasagin. So, clear na baso na babasagin at kailangan natin dito ng asin at coin. So, sa coin, kahit anong coin, kung anumang bansa ka ngayon, kung nasaang bansa ka na kung saan, pwede kang gumamit ng kung ano man yung coin na meron sila dyan sa bansa, kung nasaan ka mang bansa ngayon. So, pwede mo siyang gamitin. Pwedeng tulad nito, gold, pwede ring silver, o pwede naman na gold and silver. So, pwede ka pong gumamit ng coin. So, ayun, kapag ready na itong tatlo na ito, ito lang ang ating kakailanganin, tubig, asin, at saka coin. Kapag ready na, kailangan na i-relax mo muna ang iyong sarili, huminga ka ng malalim, at i-make sure mo na yung iniisip mo ay nasa ritual lamang na iyong ginagawa. At ayun, hilingin mo na rin dito or kailangan na buo ang iyong tiwala. So, ayun. Ang gagawin lamang natin dito is, and sa coin pala, sa lagi kong sinasabi, kapag gumamit ka ng coin, dapat ay nahugasan na ito gamit ang isang tubig na may lamang suka or tubig na may halong suka or di kaya tubig na may halong asin. So, bago natin siya gamitin sa ating ritual para matanggal yung malas na kung alam naman natin na kahit sino yung humahawak ng pera. So, ayun, yung tubig natin is lagyan natin ito ng kaunting asin gamit itong ating mga daliri. So, gamit ang ating kamay, huwag kang gumamit ng kutsara or kahit na ano, dapat ay kamay natin para mabigay natin yung energy dito sa ating ginagawa. So, sa paggawa natin ay simple lang. Halimbawa, itong coin na ito ay ilagay mo lamang dito sa loob ng baso. So, ayan na. Nalagay na natin sa loob ng baso at kumuha tayo ng kaunting asin na gamit ang ating kamay para mabigay natin yung energy. So,
sa hindi mga nakakaalam, yung asin is the best itong gawin or the best itong gamitin sa mga pampaswerte, lalong-lalo na sa pera. So, ayun. Kapag ganito na, nalagay mo na yung, so nakikita ninyo no, is na natabunan yung coin, natabunan ng asin. So, okay na yan kapag natabunan ng asin yung coin. Ang gagawin mo, yung dalawa mong palad ay, sa lagi kong tinuturo, bigyan ninyo ng energy. So, bigyan ninyo ng energy, yung palad ninyo, yung talagang uminit na, at saka ilagay mo dito sa baso. Ihawak ninyo dito sa baso at humiling kayo. Sabihin ninyo sa pamamagitan nito, tulungan mo ako na ang taong ginawan ko, si pangalan at apelyedo ni partner mo, ay sambitin mo at sabihin mong ibalik niya ang halaga na kailangan ko, or ibalik niya ang pupapahalaga sa akin. Pahalagahan niya na ako ngayon. Simula ngayon ay paparamdam niya na kung gaano ako kahalaga sa kanya at gaano ako kamahal. So, inuutusan kita na ipadama sa kanya na kailangan niya ako at hindi niya kayang mawala ako sa buhay niya. Hilingin mo na kailangan galing sa iyong puso, taos pusong kahilingan, at walang kailangan na positive lahat ang iyong mga hinihiling. Maganda ang inyong intensyon. Huwag kumiling na ikakasira ng inyong relasyon, kundi ay hilingin ninyo ay ikakabuti lamang sa inyong relasyon. Kailangan na taos puso at mas maraming kahilingan, mas maganda. Kailangan ay focus at wala kang ibang iniisip. Kailangan ay nakasintro yung isipan mo dito sa iyong ginagawang spell. And ayun, kapag natapos mo na itong hilingan or nakapaghiling ka na, ang gagawin mo, ilagay mo ito sa safeting lugar. Kahit saan, basta safety. Yung hindi makikita na ibang tao, pwedeng sa ibabaw na inyong kabinet, sa likod ng inyong, kung saan man na pwede mo siya ilagay na kung saan wala talagang gagalaw, pwedeng sa ilalim ng inyong kama na kung saan hindi ito makikita, or kahit saan na pwedeng-pwede ninyong mapaglagyan na hindi talaga ito magagalaw ng iba o hindi makikita ito ng iba, na hindi ito itatapon. And kailan ito pwedeng gawin? Ayun, pwedeng gawin ito ay Tuesday or Friday, pwede naman sa ibang araw, basta't kailangan ay taos puso ang kahilingan at umaga dapat gawin. Kung Tuesday or Friday, kahit anong oras po. Kailan pwedeng kunin? Kunin mo lang ito kapag naramdaman mo na nag-success or nagpaparamdam na, or naramdaman mo na ang talab. So, ikaw mismo makakaramdam sa iyong mga ginagawa sa talab nito. And ayun, sana ay makatulong ito sa inyo. At kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo na lamang sa baba upang ma-replyan ko kayo. And don't forget to subscribe to my channel. Bye-bye everyone. God bless us all.